ordinaryong organ ang organ sa templo, kundi isang napakalaking pipe organ. Sa libu-libong dumalo sa pagtitipong ito, ay kasama si Ginoong Schluter. I couldn't have been more proud of the organ and the way it blended with the choir. I felt that the organ really upheld its own and participated in the worship service. I'm very impressed and very moved by the theology and the dedication of the people and their sincerity. And you can imagine that I've worked with about 15 different religious denominations in the United States, and I'm very awed by the actual dedication and the theology of all of the churches that I've worked with in my career. This probably is the highest level of ability on the part of the congregation in singing. They're very enthusiastic, they sing with a lot of feeling, a lot of intonation. Si kapatid na Genesis Rivera, isang organista. Kapurihan ng Ama, gugugulan po ng iglesia. We get to know you as a family. We don't come in and supply a product. It's very important to us that we enjoy the people we work with. We work our hardest for you. You have gone overboard with your hospitality, and we'd very much like to see that happen again. Congratulations on your 100 years. We hope there's another 100 to come. Ang lahat ng mga ito ay ginagawa, udyok ng mabuting layunin na makapagbigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Abangan ang kabuuan ng mga detalye kaugnay ng pipe organ sa lokal ng Templo Central sa special report ng Church News at sa programang Pundasyon. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo Television. Sa INC TV News Center, narito si kapatid na Benji Adalia. Magandang araw po. Sa pagpasok ng buwan ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagsambang sinagawa sa lokal ng Templo Central na pinangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay unang ginamit sa pagtitipon ng pipe organ. Bahagi ito ng patuloy na pagsasaayos sa pinakamalaking gusaling sambahan ng Iglesia upang mapanatili ang kabanalan ng mga pagsamba. May report si kapatid ng Montreville Boy. Sa buwang ito ng Hulyo, ginugunita ang 30th taon ng pagkakatatag ng Templo Central ng Iglesia ni Cristo na nasa Quezon City. Sa loob ng 3 dekada, sa panapanahon, ay may mga pagsasaayos na ginagawa upang mamalagi ang kagandahan at kayusan nito na naaangkop sa kabanalan ng mga pagsamba. Masusing pinag-aralan ang paglalagay ng pipe organ sa Templo Central ng Iglesia ni Cristo. Ang Schluter and Company ay isang kilalang organ builder sa Amerika. In fact, ang kanilang mga proyekto ay halos buong United States ay nagkakaroon sila. At maganda ang kanilang track record ng kanilang mga proyektong pipe organs. Nung kasing kasalukuyang ginagawa itong ating pipe organ sa Atlanta, Georgia, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mapunta sa factory nila. At nakita ko yung pag-assemble mismo nitong 3 organs na ito. Ang gusto ng pamamahala kasi the best ang ilagay dito sa ating templo, natural lamang sapagkat ito'y Templo Central na Iglesia ni Cristo, kaya humanap sila ng isang kilala na organ builder. The involvement in building a pipe organ like this has required a lot of study, not only in our facility in the United States, but we had to make several trips here to sit with the congregation, hear the choir, work with the actual environment of the choir and congregation, and hearing what needed to be done to adequately build the proper pipe organ. A
Napaka-selan po ng pipe organ na dapat lalong matutunan ang mga teknik sa mga pagtugtog. Sa paraan ng pagtugtog, kaya kinakailangan ito ng napakahabang panahon ng pag-aaral para ma-master ang ganitong uri ng instrumento. Kami po ay dumaan sa halos 2 taong pag-aaral. Hulyo 5, sa araw na ito, sa buwan ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo, pinangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang pagsamba sa lokal ng Templo Sentral. Sa pagtitipong ito, unang ginamit ang pipe organ sa Templo Sentral. Sa panahon ng mga pag-awit, sama-samang naghandog ng kapurihan sa Panginoong Diyos ang mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng Central Complex. Napakaganda ng mga bagong awit natin ngayon. Hindi lamang ang tono, yung mga lyrics nila at yung damdamin na nakapaloob. Kaya nakikita natin yung pagtaas ng uri ng iglesia na pati musika natin ay tumataas ang uri. At katunayan nga ito ngayon, hindi na ordinaryong organ ang organ sa templo, kundi isang napakalaking pipe organ. Sa libu-libong dumalo sa pagtitipong ito ay kasama si Ginoong Schluter. I couldn't have been more proud of the organ and the way it blended with the choir. I felt that the organ really upheld its own and participated in the worship service. I'm very impressed and very moved by the theology and the dedication of the people and their sincerity. And you can imagine that I've worked with about 15 different religious denominations in the United States, and I'm very awed by the actual dedication and the theology of all of the churches that I've worked with in my career. This probably is the highest level of ability on the part of the congregation in singing. They're very enthusiastic, they sing with a lot of feeling, a lot of intonation. Si kapatid na Genesis Rivera, isang organista, ang unang tumugtog ng pipe organ na ito sa pagsamba sa lokal ng Templo Sentral. Ang tunog ng pipe organ, inaiba kaysa doon sa karaniwang electronic organ. Talagang madadama mo rito yung power and majesty. Pag pinakinggan mo ito, mai-inspire ka lalo. Lalo pag ikaw ay isang umaawit at sinabayan ka ng pipe organ, lalo ka magiging inspirado sa pag-awit mo. Lalo pa nga sa atin sa iglesia, ng awit natin ay lahat ay patungkol sa Panginoong Diyos. Napakaganda po nung pipe organ, talagang napakabiyaya na magdudulot ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Gaano man po kamahal yung kasangkapang panugtog, basta para po sa kapurihan ng Ama, gugugulan po ng iglesia. We get to know you as a family. We don't come in and supply a product. It's very important to us that we enjoy the people we work with, we work our hardest for you. You have gone overboard with your hospitality, and we'd very much like to see that happen again. Congratulations on your 100 years. We hope there's another 100 to come. Nagpapasalamat po kami ng maraming sa ating pamamahala dahil hindi po sila nagsasawa na patnubayan at gabayan ng bawat isa amin, lalo po sa music department, sa amin ng mga tagapagturo ng awit, sa kalipunan po ng mga awit, na kami ay maturuan para lalo pang maitaas ang uri ng aming ginagawang pag-awit at pagtupad ng tungkulin sa loob ng iglesia. Lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Panginoon Diyos, hindi naman sa kapurihan ng kunsino. Gaya nga ng binanggit kanina sa teksto na tayo ay mag-aawit ng mga bagong awit at papupurihan ng Panginoon. Kaya kailangan na we give only the best. Sa pagkasangkapan ng Panginoong Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa susunod na mga araw ay marami pang mga aktibidad at pagpapasinaya sa malalaking gusali ng Iglesia ni Cristo ang aabangan. Ang lahat ng mga ito ay ginagawa udyok ng mabuting layunin
na makapagbigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Abangan ang kabuuan ng mga detalye kaugnay ng pipe organ sa lokal ng Templo Central sa special report ng Church News at sa programang Pundasyon. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo Television.